Sunod natin kilalanin ang isang teen artist at ang kanyang mamahal sa buhay na all out ang suporta sa kanyang pagsabak sa blind auditions. Ako po si Maxine Abliter. Pwede niyo po akong tawaging Max. I'm 17 years old from Bacoor, Cavite. Nag-start po ako mag-volleyball nung grade 4 po ako. Nagturo po sa akin na isang bakla po. Tapos nasabi niya po sa akin na may potential po ako maglaro. Kaya po, sinuportahan niya po ako hanggang ngayon at varsity pa rin po ako ng volleyball. Meron po akong scholarship sa school at nakuha ko po ito sa paglalaro ng volleyball. Nakakatulong po yung scholarship sa akin, lalong-lalo na po sa lola ko po dahil sa tindahan lang po kami kumukuha ng panggastos po at hindi na po siya nagbabayad ng tuition po. Si Lola Enyang po, siya na po ang tumayo naming nanay at tatay simula po nung bata pa po ako. Dahil po matagal na po kaming broken family at hanggang ngayon po siya pa rin po yung nagtataguyod sa amin, magkakapatid. Si Lola po, 8 years na po siya nagtitinda. Kung makapasok man po siya, gusto ko po na matulungan niya po ako sa pagpapaaral sa mga kapatid po niya. Yung di ko po makakalimutan na tinuro sa akin ng Lola ko is lagi mapagkumbaba at huwag po magiging mayabang at laging titingin kung saan po ako nanggaling. Natuto pong kumanta si Max nung 7 years old pa po siya. Ang lolo po niyang nagtitrain sa kanya, misang kumakanta po sila sa bahay. Pag medyo hindi tama, kinokorek po ng lola niya. Noong December 2018, nawala sa amin. Nagkaroon po siya ng sakit sa kidney at nangihinayang po ako na hindi niya na po ako mapapanood dito sa The Voice. Sana po makita niya po ako kahit nasa langit na po siya para kahit pa paano po maging proud po siya sa akin. Lumaki po ako sa lola ko dahil po naghiwalay po yung magulang ko noong 6 years old pa po ako. Maliit pa po si Maxim ay nasa akin na po siya. Ako po ang nag-alaga kay Mac kasi po naghiwalay po ang mother niya at ang father niya. Sumali po ako sa The Voice Teens para matulungan ko na po din yung lola ko at maiaahon ko po sa hirap yung pamilya ko. Gusto ko po magpatayo ng bahay para po sa mama ko at mga kapatid ko dahil po hiwa-hiwalay na po kami. 7 po kaming magkakapatid at ang trabaho po ng tatay ko ngayon ay naghahabal-habal po siya sa tagig. Yung mama at papa ko po, kahit hindi po sila magkasama sa isang bahay, okay naman po sila at hindi po sila nag-aaway. Hi, Max! Sino ang kasama mo ngayon? Family ko po pa, tsaka mga kapatid ko po. Una mo na, si nanay. Opo, si papa, si lola, tapos mga kapatid ko po, tapos partner. Ay, alam mo, walang kasi po suporta pamilya mo sa'yo. Ayoko nilang samahan, di ba? Ano naman naman sasabi nyo na ngayon nandito na yung kapatid ninyo? Kayo ba ina-shock? Sobrang proud. Kasi ano, saksi kami sa lahat nung hirap niya sa auditions, nakailang tries siya, tapos ngayon lang siya nakapasok sa blind audition. Siyempre, sobrang saya namin. Ang inspirasyon ko po sa buhay, bukod sa lola ko at pamilya ko, ay ang aking partner na si Banwar. Ang relasyon po nila ni Banwar at ni Max, okay naman po. Maganda naman po yung pagsasama nila. Yung pamilya nila okay din sa amin. Kami po okay din po sa kanya. Proud na proud ako sa'yo. Sakaling makaano ka dito sa competition na ito, sana tulungan mo ko sa pag-aaral ng mga kapatid mo. At sana pagbutihin mo rin yung pag-aaral mo, ha? Lola, thank you sa lahat ng sakripisyo mo sa kapatid ko at sa akin din. Thank you sa lahat ng tulong mo sa amin na ikaw na tumayo para sa aming magulang namin. I love you. I love you, Lola. I love you too. Watching The Voice Teens Philippines. Don't forget to like, comment, and share our videos and subscribe to The Voice Teens Philippines YouTube channel.